Hello. Sound. Sound. Hello.
kapatid, o nandito si Ate Eva. Alam natin yung kanyang karanasan ano ay ganun din. Sinubok ang kanyang kalusugan. Yung iba sa atin may mga namaalam na mahal sa buhay. Pero naniniwala po ba kayo na nananatiling tapat ang Panginoon sa ating buhay? Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ay magpasalamat tayo, no, sa mga karanasan ng buhay na yan. Kahit may malungkot, may masaya, ay hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Tayo'y kanyang sinamahan at ang iba pa nga ay pinagpala sa taon na ito. Merong mga churches na hindi nagagawa nung walang pandemic, pero nung nag-pandemic, nakapagpagawa. Amen po ba? O, at ngayon, magkapagawa din tayo pag-pray natin. Ano? Meron pa nga akong kilala, nakabili ng sasakyan. Panahon ng pandemic, sino dito yung nakabili ng sasakyan? Diba? O yun, eh. May nagtaas na kamay doon. Congratulations. Diba po, pagpapala yan na sa kabila ng kahirapan na ating nararanasan, eh, pinatutunayan ng Panginoon na siya ay mabuti. Akala natin dati, maraming walang trabaho. Ang kailangan ng pagkain, ayuda lamang ang inaasahan. Hindi natin alam kung anong inahatid ng kinabukasan. Pero, praise God, may mga nakapagtayo ng magandang mga tahanan. Kahapon, nandun kami sa isang dating membro namin sa Mensilan. At dinala kami sa Northfields. At doon sila nakapagpagawa ng tahanan. At tinetestimony sa amin kung paano nangyari yun. Kinikwento niya na nabili yun bago mag-lockdown. Yung lupa galing sa ipon nung nag-a-abroad na asawa. So, binalak nila na magpagawa ng bahay. Kaso, inabutan ng pandemic. Sabi niya, ilo-loan lang ito sa Bank of Commerce, sa banko. Kaso, ayaw na kaming pahiramin dahil OFW. Diba, nung dati pag OFW ka, tapos pandemic, parang ayaw nila. Kasi hirap ang mga OFW nun. Pero kahapon, binasbasa namin, tatlo kaming pastor na nagbasbas at nakita namin isang napakagandang tahanan. At alam nyo ba, naging pagpapala pa daw yung pandemic dahil doon sa tinatawag na ano yung tawag doon? Yung hazard pay ba yun? Naitayo yung bahay dahil doon sa hazard pay nilang mag-asawa dahil nurse yung babae dito at yung lalaki din ay ganun din sa abroad. Ay may hazard pay din. Akalain nyo, no? Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? So, anong mga kabutihan ng Diyos ang ating naranasan sa taon na ito? Alam nyo, yung iba sa atin, hindi man ganun, pero siguro nakabili ng bagong damit. Amen po ba? Tumanggap ng regalo. Iba sa atin, may magagandang mga cellphones, di ba? Na tinanggap sa panahon ng pandemic. Ang iba sa atin, nagkasakit, pero gumaling at patuloy na pinapalakas ng Panginoon. Ang sabi ng ating talata, atin daw pong balikan ang mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Can you imagine? Dumating tayo doon sa punto na hindi na natin alam kung ano ang mangyayari, pero akalain nyo ba na nakaabot kayo hanggang sa panahong ito? Bakit kailangan i-appreciate yan? Kasi marami ang hindi nakaabot. Pero ikaw ay umabot at patuloy na binibigyan ng Diyos ng buhay. Dapat lamang tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? So yan ang ating unang dapat gawin, magpasalamat sa Panginoon. Mamaya sa panalangin, alalahanin natin at huwag nating kalilimutan magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, ay ang sabi dito ay italaga sa Panginoon ang ating mga gagawin. Yan. So may panibagong taon na naghihintay sa atin. Ano kaya ang ihahatid ng panibagong taon sa ating buhay? Alam nyo, this is the time for us to realize na hindi habang panahon ay nandito tayo. Amen? Kung ano man yung nararanasan natin, tagumpay man o kabiguan, hindi habang panahon ay nandyan ka sapagkat may pagkakataon na pinapaalala sa atin na lahat ng bagay ay natatapos. At natatapos ang taon na 2021
today, you know, the last day of year 2021. Kumusta ang ating buhay, mga kapatid? Ano? Magsisimula na naman tayo ng panibagong taon bukas. Paalaala sa atin ng salita ng Diyos ay italaga natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating lakas, at bibigyan niya tayo ng panibagong taon, panibagong oras. Gamitin natin ang oras na yan, hindi upang sayangin, kung hindi upang ipaglingkod ng buong lakas ang mga natitira pang panahon at taon ng ating buhay. Amen po ba? Hingin natin ang Kanyang gawad sa atin, sapagkat kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos, ay walang mangyayari sa panibagong taon na ito. Totoo po ba? Ang lahat ng biyaya at pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Yan po lagi kong tinatandaan, ano, sa aking buhay. Lord, dahil limitado lamang ang aming panahon, tulungan mo kaming gamitin ang bawat araw na may katuturan. Alam niyo ba yung salita ng mga matatanda, yung salitang katuturan eh? Yung ibig kong sabihin nun, yung may halaga, ano? At mayroong relevance, ano, sa atin pong buhay. Because not every day we are here. Kung ikaw na nasa problema, isipin mo mabuti anong dahilan ng problema na yan, mag-reflect. At kung ikaw man ay nasa tagumpay, enjoy your success, enjoy every victory. Kasi hindi habang panahon, iyan yung season. Gamitin natin ang ating buhay ng may kalugod-lugod sa Diyos. Simulan natin bukas ang panibagong taon na mayroong pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Pwede po bang tayong lahat ay tumindig at humarap tayo sa Panginoon? No? Huwag kay Pastor, ha? Kung hindi sa Panginoong Diyos. Isipin natin, kung nandito ang Panginoong Diyos at siya'y narito ngayon, ano ang gusto nating ipagpasalamat sa Kanya? Problema ba na nagkaroon ng katugunan? Karamdaman ba na nagkaroon ng kagalingan? Kaguluhan ng isip ba na binigyan niya ng kalinawan? Ano man yan, I challenge you to give thanks and praise to God. Sige po, tayo yumuko. Bigyan ko kayo ng ilang panahon para mag-reflect sa ating pong buhay. Balikan natin yung year 2020. Year 2021, sa panahon ng pandemic, ang dami nang nangyari, ang daming dumating, ang daming karanasan na atin pong pinagdaanan. Sa lahat ng yan, alalahanin mo ngayon at maari ba sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po kasi napatunayan namin na ikaw ay tapat. Opo, dumaan kami sa matinding hamon ng buhay ngayong taon na ito. Kahit po nung nakaraang taon, ang mundo ay tila ba nabalutan ng takot. Kasama po kami doon. Pero eto kami, nandito kami malakas. Nandito kami nagpapatuloy sa buhay. At yan ay dahil sa iyong katapatan sa amin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po kahit po dun sa mga pagsubok na mabigat na dumaan sa aming buhay na akala namin, Panginoon, eh hanggang doon na lang at hindi na namin malalagpasan pa. Pero ito pa rin kami. Haharap kami sa panibagong taon na full of expectation, full of hope, sapagkat alam namin, Panginoon, that you are a God of a new beginning at kami magsisimula, Panginoon, ng maayos at confident kami na kasama pa rin namin kayo sa aming paghakbang. Thank you so much, Lord. Thank you sa aming pamilya. Salamat po kahit kung minsan ay mayroong mga kahidwaan na nangyayari sa family, may mga tampuhan. Meron kaming mga mahal sa buhay na wala na, kinuha ng karamdaman, malungkot na mga karanasan. Subalit, lagi kang nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa. Salamat po, Panginoon.
Salamat sa mga ito. Ang iba sa amin nagkaroon ng problema sa pinansyal dahil nawala ng trabaho. Natanggal sa hanap buhay dahil sa pandemic. Inisip namin paano na ang aming buhay, paano na ang aming pamilya, paano namin masusuportahan sila. Pero katulad Panginoon ng patotoo ng marami, nandito pa rin kami. At ang iba nga sa amin ay higit mo pang pinagpala, higit sa aming inaasahan. Salamat Panginoon, dumaan ang buhay namin sa karamdaman. Ang iba sa amin talagang di namin inaasahan, mayroong malubhang karamdaman. Ang nangangailangan ng malaking halaga para gumaling. Pero hindi mo pa rin kami pinabayaan, dakilang Diyos. Narito pa rin. Narito pa rin kami. Taglay ang buhay at nagpapatuloy. Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat. At kasabay nito, kapatid, inahamon kita na italaga sa Diyos ang panibagong taon na haharapin mo sa iyong buhay. Kung meron ka man na mga nagawang pagkukulang, maari ba na humingi ka ng kapatawaran? Kung mayroon mang mga kailangang linisin ang Diyos sa iyong sarili, sa iyong buhay, inaanyayahan kita na lumapit sa Kanya, imbitahan siya na siya ang pagbigay ng kalinisan sa iyong buhay. At ganun din ay inaanyayahan kita na patuloy na imbitahan ang Diyos na manguna at samahan ka ang iyong pamilya. Ang Diyos ang sasama sa atin. Ang Diyos ang mag-aakay sa atin sa panibagong taon na ito. Kaya maari ba na iunat natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating yung gesture na inaabot natin ang kamay ng Panginoon para tayo ay siyang umagapay sa atin sa panibagong taon na ito na ating tatahakin. Yung hindi ikaw ang kakapit sa Panginoon, kung hindi ang Panginoon ang siyang hahawak at kakapit sa iyo, katulad ng isang magulang na akay-akay ang kanyang anak upang hindi ito mapalayo o mapahamak. Inaanyayahan kita na italaga ang iyong puso. Kung ikaw man ay nalalayo sa Panginoon, muli ay tulungan mo ang Panginoon sa kanyang layunin na ikaw ay mapalapit sa kanya. Tanggapin natin ang kanyang pag-ibig, tanggapin natin ang kanyang imbitasyon na tayo ay lumapit sa kanya. Lord, today, sa aming pagharap sa panibagong hamon ng taon, akayin mo po kami. Huwag mo po kaming hayaan, dakilang Diyos, na lumakad sa panibagong taon na mag-isa. Akayin mo kami. Tanglawan mo po ang aming mga daan. Bigyan mo po kami ng karunungan sa mga direksyon na aming lalakaran. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay sa amin ng lakas upang sa pagsisimula ng taon, makalakad kami ng maayos at may pagtatagumpay sa pananampalataya hanggang marating namin muli ang dulo ng panibagong taon na ito nang mayroong pasasalamat sa iyong tagumpay at katapatan sa amin bilang mga magkakapatid sa Iglesia. Sa iyo namin itinatalaga maging ang aming mga pamilya. Ikaw po ang magpapala sa aming mga magulang, sa aming mga kabiyak. Ikaw po, O Diyos, ang magpapala sa aming mga anak, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kagalingan. Sa iyo po namin hinihiling. Ang mga pagsasama ng mag-asawa, sa iyo po namin hinihiling na pagtibayin mo po sa panibagong taon na ito ang pagmamahalan
at respeto sa pamilya. Pagpalain mo po ang mga ama na nagsisikap itaguyod ang kanilang sambahayan. Pagpalain mo po ang mga ina na tumitingin sa kapakanan ng mga anak at ng buong tahanan. Pagpalain mo po ang mga hanap buhay ng iyong mga anak sa Gatbuka United Methodist Church. Pagpalain mo po ang aming mga OFWs na nandoon sa ibayong dagat. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga tukso. Tukso na maglalayo sa kanila, sa kanilang pamilya, na magwawasak ng mga tahanan. Ilayo mo po sila sa mga masasamang impluensya ng mga tao, ng mga bisyo, at kung ano-ano pang mga bagay, Panginoon, na mag-aalis ng pagpapala sa kanilang buhay. Panginoon, itinatalaga namin sa iyo ang aming pong mga kapatid na may sakit o may karamdaman. Nawa, Panginoon, hindi man namin sila kasama sa pagkakataong ito. Ang kagalingan ay ipaangkin mo po sa kanila. Maranasan nilang tunay nga na ikaw ay Diyos ng kagalingan, Diyos ng magandang kalusugan. Itinatalaga po namin ang aming mga sarili sa iyo. Maging sila Ate Eva, that today they are celebrating their wedding anniversary, si Kuya Molly na malayo, alam mo po yung kanilang pinagdaanan, yung karamdaman ni Ate Eva, ay nagpapasalamat kami at inaangkin namin, Panginoon, patuloy ng pagpapala mo sa kanilang pagsasama. Sampo ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito, maging ang mga magdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ibinabalik po namin sa iyo, Ama, ang mataas na papuri, mataas na pagpapasalamat, at ito po ang aming pagtatalaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat po, Pastor Nixon. Magandaan po ni Pastor yan dahil nakabuho po siya. Medyo invite sa ni Pastor ganyan. Pwede po mapalakpakan natin return, Lord? Amen! Ayan, sige po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong pagsasama-sama. Pwede ko po bang anyayahan yung co-host ko dito? Si Ate Ada. Ayan. Sige po. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng ilang mga palaro. At amin pong i-encourage ang bawat isa na pwede po ba tayong mag-group by organization. Ayan. So, bata, maya, kabataan, senior, UMM, ano pa po ba? UMWSCS, paano po yun UMWSCS sa senior? Okay, sige po, punta na po tayo sa ating mga organizations, mag-groupings na po tayo. Yan. Kuya Alvin, pwede po magpadala dito ng ating pong mahiwagang table? Pero po, syempre po, social distancing pa din po. Yan. O lahat ng kids sa social distancing, upo dito pa rin. Okay. Bata, kabataan, maya, tapos dito po yung mga kababaihan, mga kalalakihan, at mga senior. Tapos bawat organization po, maghanda po kayo ng cheer nyo. Okay, sige po. Magsama-sama mga bata, maya, kabataan, UMWSCS, kalalakihan. O sige po yung mga FM, tsaka yung... okay. Okay, naguguluhan po yung sa Maya, UMWSCS,
Ganyan po talaga pag confused na tayo. Talaga mo dumadating tayo sa ganyan situation. Okay. Eh, so itaguyod nila yung bayan. Ito malam nila. Ah, dito, Maya, dito. Okay. Yung kalalakihan, mga nasa likod, gawin naman po tayo dyan. Woo! Okay. Atlayan sila. Okay. Yung bayan daw po, may junior, may senior. Ano po madali na? Okay. Okay. Sige po. Dahil po dyan, bibigyan namin kayo ng 3 minuto. 3 minuto para po mag-isip. Oh, wait na, nagkakagulo, no? Okay, may sinasabi po si Mama Liz. Oo, napakagulo ng mga kabataan dito matanda. Ayaw na silang tanggapin ang kabataan. Ayaw na din tanggapin Mama Maya. Dito na kayo sa kababaihan. Welcome. Wow. Okay. Ayan. Nasa na mga bata? Malakpa ka naman. Ulit. Nasa na mga bata? Woo! Okay. Mabataan! Senior! Yan naman yung SDS! Maya! Hello. Praise.
praise. Ito, iyan meron. Hello? Thank you.
Ready! Are you ready? Pabita ko na tayo! Ibutin ko na! Anak po, mato ni Kuya Gris sa kami ate Daya sa Binito. Ready? One, two, three, go! Yes, nag-UMYF club sila! Wow! Ah, pwede na daw, pwede daw! Galing sa seniors! Parang kalaban sila mamalik. Oh, pwede na daw, pwede na! Ayan, pagka... Let's go home! Let's get it on! Para sa mga seniors! Mukhang ano to! Palaban, palaban.
natin. Tayo Ate Edel. Siyempre hindi na. Ah, siyempre hindi natin kami. Ayan. Inuninamin kasi po nag-anon sila. Akala ko isa lang yung kababaihan at mga... Okay. You welcome natin ang Buti pala nauna ang mga seniors! Sila ang sumagot sa mga seniors! Halaga naman, yung pala yun kasi sasagutin pala nila yung tanong ng mga kababaihan. Oo. Yes, seniors na to. Pero ngayon, tinatanggap na din po ng mga UMWSCS! Kasi na po ang UMWSCS. Okay, ayan, sige po, dahil dyan, dadako na po tayo sa ating mga palaro. First game. Okay, dahil sila po ang nauna. Unahin po natin ang kanilang grupo sa palaro, ang mga bayo! Okay. Okay, sige po, by pair po ito. Tigda dalawang tao. Yes, find your partner. Take two pairs. Take dalawa. Ah, yes. Oh, apat na two. Sige, apat na two. Ila. Oo, apat. New Year and Christmas!
Hindi naman siya napapanahon, Char. May time ba? May time. Pabilisan to ah. Wait lang. Wait lang, wait lang. Ilang minutes? Hindi natin na alam. Isa lang. Isa lang. Ito timer. Clock. 3 minutes. Stopwatch na, pabilisan. Okay, pabilisan. One. Ah, oh, sige, sige. One, two, three, go! Ang galing! 6 seconds and 18 milliseconds! Wait long. One, two, three, go.
Yes na, yes na! Papa. Pila kayo? Ala na. By height na lang natin para ano. Next. Yan. Thank you.
Sapat daw, sapat, isa to. Go! Ah!
Sino po gusto yung substitute, Nanay Dori? Dagdagan nyo naman pambila ng maintenance. Happy New Year! Ayami pa ba? Thank you.
Okay. Ayan. Okay, next game po natin. Lahat ng kabataan, kayo. Alay, the last game na to, last game. Ay, di ba naman maglaro na ko UMWFDS? Okay, kailangan ng blindfold. O, oh, baka daw po meron muling naglalabag dito. Nag-iwa pa pong mga prize. Okay, contestant number one. Wala kayong blindfold. Apibigit na lang, walang dugaan ha. Ayun, face mask na ang mahimig pa kung face mask. Wala bang face mask po dyan? Face mask na. Or face mask na lang. Ang baho daw. Ready, contestant number one. Ang mga anak, ay, salam pa na. Ang anak ni Ate Malu, Ate Kuya Audrey, Jello. Okay, go, 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 go. Okay, sandukin mo ang prize mo. Okay, so, meron po ditong nakalagay, may prize. So, may makukuha ka dyan, ha? O, pag wala, wala na, wala kang makukuha. Ready? Ano lang, 1 minute, 1 minute lang. Ha? Dalawang sandok lang, ha? Walang dugaan, ha? Anak ka ng sekretary ng district, walang dugaan. Okay, ready? Rodrigo! Ah! Wait lang! Ay! Nakakuha ng pwede! Alright! Let's do this one! Angel, ang pinaghandaan ng ating New Year and celebration! Oy! Okay, ang ganda lang ang sandok lang, ha? Okay. Good first. First na lang makukuha. Okay, go! Okay, sigaw, sigaw. Okay. Ready? Ano ba sabi mo sa mga magulang mo? Dadaigin ko kayo. Wow! Dadaigin ko kayo. Ang galing ko yung resandaan damihan mo. Okay, ready? Kita? What? Yeah. Dalawang sandok lang. Go! Hoy! Bawal yun! Ay! Tami! Ah! May nahulog! May nahulog! Next! Ay! Virginian! Alright! Ready? Handa ka na bang magluto? Okay, 1, 2, 3. Game na. Waka mo to. 1, 2, 3, go! Ay! Ayon! Congratulations, wala anak mo dito. Pero may beste! Congrats! Okay, next! Ayan, ay, ito po Avril Lavigne! Alex, ready ka na ba? Ano gusto makuha? Kahit ano. Okay, ready! Magluto ka na! Go! Okay, sa 1! Ah! Ang hirap! Si Astra! Si Inn! Ay, si Sai!
Get out. Okay, go, 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 si Tyren! Sunod po dito, UFWFPS! Umuwi ka. Okay. Sai, ready ka na ba? Ready na po. Okay, go to the go! Go! May prize at wala! At syempre may prize tayo! Okay, dati si Tom! Woo! Ayan, huwag ka sasama sa walang chocolate, ha? Dex! Ayan na, doon na po si Astra na ang kukuha ng lahat ng 20. Uy, pwede daw po bang umulit? Wala ka nakuha. Ay, oo, yung pala yung pinupotesta ni Tito Lorna. Wala ka nakuha. Okay, ready ka na ba? Ready! Game, ha? Okay, go! Ay, may brem. O, bigyan mo rin doon ng brem. Okay, next, next. Meron pa ba? Wala na. Okay. Go. Ay, go na. Ay, yung mga natitira natin kababaihan. Yeah. Si Tita Jen. Si... Si Ate. Ayaw ko na pa ang muna ni si Ate Ali. Okay po, Ate Alice, are you ready? Ready. Okay. Okay, Ate Alice, from Saudi Arabia, Ate Alice! Ready? Ate, dalawa lang yan, ha? Ate Ali, wala na po na dito! Tita Lorna po. Ate Ali, sige po, salamat po. Okay, Ate! Ate Marisa! You want 40,000 pesos! At pumunta po kayo kay Ate Aisa, bibigyan po kayo ng karagdagang prize. Dahil saan, huwagin na po natin si Tita Jen! O, Tita Jen, ha? Pagkakabit-kabitin ko na yung 20. Alright! O, pipikit na lang, pipikit na lang. Ay! Wala po ba maglalapag dito ng 100? Go! Ay! Ay! Yay! Congratulations! Si Tadjan, wala kang nakuha! Pente sa kanya, si Tadjan kayo na doon yung Betty. Ang binipunigara ng Fendi yan. Yay! Congratulations! Malakpakan po natin ang mga nanalo! Ay, okay, okay. Tita Bibi, nasa na!
Ay, naglapag na si Lorna ng ampaw. Ay, inaanak pala yun ni Tita Lorna. Ayun! Ayan. Check. Oy! Parang wala pa sa tuka na nagagala, pero may laman na. 1, 2, 3, go! Wow! One prize, wala at wala. Ay, nabigyan mo si Tita Lorna na! Tumatagiting na! Chocolate! Yay! Eto, Tita! Tita yung 50 at ito may 20. Wow! Yay! Parang makapunan din ang bawat isa! Thank you very much po sa ating present kayong ay, ngayon ko na pa, tanghali na, no? Tayo ngayong umaga o tanghali na ito. Pwede mo ba natin parang makatang, Lord? Yan, ito po yung last fellowship natin of the year. Sige po, niyayan ko po si Pastor para po i-end yung ating pagsasama-sama at yung fellowship sa isang panalangin. See you po on Sunday. Yan, doon po rin tayo magkikita-kita. Siyempre po, 9 a.m. pa din po. Sige, lahat po tayo ay tumayo at tanggapin natin ang basbas. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, dumayo tayo sa panibagong taon ng buhay, taglay ang maliwanag na pag-asa na nagmumula sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, sumaatin ang gabay at ang pag-iingat ng Santong Espiritu. Kung wala ngayon at magpakailanman, Amen. Okay, picture daw po tayo na dito. Thank you.